Sa video na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang batong may kakaibang hugis at mga butas kung saan ay natagpuan ng ating ka-TH sa kanyang sinusuring lugar. Sa larawan na ito ay ating nakikita ang batong umagaw sa pansin ng ating ka-TH. Mapapansin natin dito na ang kakaiba sa batong ito ay ang kanyang hugis. Ito ay maihahambing natin sa letrang D ng alpabetong Ingles. Meron na akong isang nakalipas na video na tumatalakay sa mga batong parang hugis D bilang barka. Sa nakalipas na video, aking ipinaliwanag na ang kahulugan ng isang batong parang hugis D ay nagpapahiwatig ito ng pababang direksyon o downward direction. Kung isang batong marka na parang hugis D ang ating nahukay bilang isang nakabuong marka o buried marker, ito ay nagpapahiwatig na kailangan nating ituloy ang ating paghukay sa pababang direksyon. Ngunit pagdating dito sa batong natuklasan ng ating ka-TH, ito ay nasa ibabaw ng lupa o isa itong surface marker. Kaya naman iba ang ating magiging pagbasa sa kahulugan nito. Bilang isang marka, dito sa ibabaw ng lupa, ang pababang direksyon na tinutukoy nito ay meron itong kaugnayan sa lugar na kinalalagyan nito. Kung ang batong marka na parang hugis D ay ating natagpuan sa isang lumang daanan, ang tinutukoy nitong pababang direksyon ay ang pababang bahagi nito. Sapagkat sa pababang bahagi ng naturang daanan na ito ay dito natin matatagpuan ang kasunod na importanteng marka. Pero pagdating dito sa lugar na kinalalagyan ng batong ating sinusuri, ito ay nasa isang lumang sapa. Kaya sa lumang sapa na ito, kailangan nating tukuyin ang pumaibabang bahagi nito. At sa pumaibabang bahagi nito, ay suriin natin itong mabuti para mahanap ang kasunod na importanteng marka. Maliban sa hugis nito, ay mapapansin naman natin na may tatlong mga butas dito sa kanyang ibabaw. Maayos ang mga itong nakahilera at hindi nagkakalayo ang kanilang sukat. Ang aking naging pagbasa sa kahulugan ng tatlong mga butas na ito ay may tatlong mga bagay sa paligid bilang gabay sa tamang bahagi ng lumang sapa. Sa karaniwan, ang tatlong mga bagay na ito ay mga bato o puno. Sa larawan naman na ito ay ating nakikita ang likurang bahagi ng batong ating sinusuri. Mapapansin natin na ang kakaiba dito ay sadyang marami itong mga butas. Ngunit base sa aking naging pagsusuri, ang mga butas na ito ay hindi man-made, kundi ang mga ito ay pawang nature-made lamang. Kung ang isang bato ay sadyang may napakaraming mga butas na gawa sa kamay ng tao o ang mga sundalong hapon bilang marka, meron itong napakagandang kahulugan. Sapagkat ang nais nitong ipahiwatig ay nakabaon sa ilalim mismo ng batong may maraming butas ang deposito. Sa kabuuan ay meron akong pagdududa sa pagkalihitimo ng batong ito bilang isang marka. Hindi gaano sapat ang kakaiba nitong hugis maging ang mga butas nito sa ibabaw para lubusan nating makumpirma ang pagkalihitimo nito bilang marka. Kaya ang gagawin natin dito ay subukan pa rin nating puntahan ang pababang bahagi ng lumang sapa para hanapin ang kasunod na marka. Pero kung sadyang wala tayong matagpo ang kasunod na marka, ibig sabihin ang batong ito ay isa lamang ordinaryong bato at nagkataon lamang ang hugis nito at mga butas dito sa kanyang ibabaw. Ngunit kung meron naman tayong natuklasang kasunod na marka sa naturang bahagi ng lumang sapa, ito ang siyang higit na nagkukumpirma na ang batong ito ay isang lehitimong marka. Shoutout kay ka-TH na si Lalay Romel. Shoutout kay ka-TH na si John Jalorina. Shoutout kay ka-TH na si Music is My Life. Shoutout kay ka-TH na si
Antonio Bersao. Shout out kay ka-TH na si Kenneth Lozada.